Mga kaalamang bayan, may tuturing na isa sa pinakamatandang sining ang tula sa kulturang Pilipino. Batay sa kasaysayan, ang mga unang Pilipino ay may likas ng kakayahang magpahayag ng kanilang kaisipan sa pamamagitan ng mga salitang naiayos sa isang maanyong paraan. Katunayan, ang mga salawikain at kawikaan ay kaakibat sa tuwina ng mga pahayag ng mga Pilipino noong unang panahon. Ang pagkakaroon ng diwang Makata ay likas sa ating mga ninuno. Ayon kay Alejandro Abadilla, bawat kibot ng kanilang bibig ay may ibig sabihin at katuturan. Ito ang pinalalagay na pangunahing dahilan kung bakit nabuo ang iba pang mga akdang patula tulad ng tulang panudyo, tugmang digulong, bugtong at palaisipan at iba pang kaalamang bayan. Tulang o awiting panudyo. Ito ay isang uri ng akdang patula na kadalasan ang layunin ay manlibak, manukso o manguyam. Ito ay kalimitang may himig na nagbibiro kaya ito ay kilala rin sa tawag na pagbibirong patula. Halimbawa, ako ay isang lalaking matapang, kunin ng tuko ay kinatatakutan ng ayaw maligo, kinuskos ng gugo, Pedro Penduko matakaw sa toyo. Tugmang digulong. Ito ang mga paalaala o babalang kalimitang makikita sa mga pampublikong sasakyan. Sa pamagitan nito ay malaya na ipararating ang mensaheng may kinalaman sa biyahe o paglalakbay ng mga pasahero. Maaring ito ay nasa anyong salawikain, kasabihan o maikling tula. Karamihan ng mga uri ng tugmang ito ay tinipon ni Dr. Paquito Badayos. Narito ang ilan sa mga halimbawa nito. Ang di magbayad mula sa kanyang pinanggalingan ay di makakababa sa paroroonan. Aanhin pa ang gasolina kung jeep ko ay sira na. Ang di magbayad, walang problema. Sa karma pa lang, bayad ka na. Bugtong. Ito ay isang pahulaan sa pamagitan ng paglalarawan. Binibigkas ito ng patula at kalimitang maiksi lamang. Noon, karaniwan itong nilalaro sa lamay upang magbigay aliw sa mga namatayan, ngunit nang lumaon, nagiliwan na rin laruin kapag may mga handa o pista. Ilan sa mga halimbawa ng bugtong ang mga sumusunod. Magapang pa ang ina, umupo na ang anak. Sagot, kalabasa. Maliit pa si Totoy, marunong nang lumangoy. Sagot, isda. Palaisipan. Ang palaisipan ay nasa anyong tuluyan. Layunin nito ang pukawin at pasiglahin ang kaisipan ng mga taong nagkakatipon-tipon sa isang lugar. Ito ay paboritong pampalipas oras ng ating mga ninuno. Ito ay nangangahulugan lamang na ang mga sinaunang Pilipino ay sanay mag-isip at kanilang ipinamana ito sa kanilang mga inako. Ang ganitong uri ng panitikan ay laganap pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon sapagkat ito'y talaga namang nakapagpapatalas sa isipan. Ito ay hindi na lamang pinag-uusapan at pinag-iisipan sa mga pagtitipon kundi maging sa usapan sa internet. Halimbawa, sa isang kulungan ay may limang baboy si Mang Juan. Lumundag ang isa, ilan ang natira? Sagot, lima pa rin. Kasi lumundag lang naman ang baboy at hindi umalis.